Kasama ko na po ngayong umaga si Marge. At makalipas ang isang buwan na paggagamutan, the healing galing way, eto na po siya at wala ng thyroid condition. Happy healing morning, Marge! Happy healing morning, Doktora. Ayun, magaling na nga. Kaya na mag-happy healing morning. Kumusta ka na ngayon? Mabuting mabuti po. Masaya. Mabuti na? Opo. Okay. Dati ba nung may goiter ka pa, anong nararamdaman mo? Ano po, hinihingal, hirap huminga. Sa paglakad ka ba hinihingal o sa pagtakbo o pag-akit sa hagdan? Kunting galaw lang po. Ah, ganun ba? Opo. Oh. Kunting galaw lang po, Doktora, tapos hindi ka makatulog, ganun, parang irritable ka na ewan, maiinit ang ulo na hindi mo na alam kung anong gagawin. Dahil ang nararamdaman mo ay palpitations, opo. Para kang laging kinakabahan. Opo. Ano pa? Kahit anong pigil po, andun pa rin po siya, tapos... Alin ang pinipigil mo ba? Yung tibok. Tibok ng dibdib? Opo. Oh. Tapos yung... Ayaw magpapigil? Ayaw po eh. Tapos yun, iniisip ko na kung ano yung gagawin ko. Hindi ko na alam kung... Wala, malayo na po yung mga iniisip ko nun. Oh. Depressed na po ako doon. Pero nung una mong naramdaman ang thyroid condition, hindi ka ba nagpunta sa doktor para ipacheck? Dapat pupunta ka agad sa doktor. Nagpunta po ako, kaso yun nga, sabi, tuwing pupunta po ako doon, sige, sabi sa akin, ganito po, mataas yung ganito nyo, tataasan natin yung gamot. Tapos pag... Ah, may oral na pinapainom sa'yo. Opo. Okay. Tapos pag bumalik po okay ulit, ano, palaboratory, bumaba, babaan na naman po yung gamot. Ah, pag tumataas yung TS, tataas ang gamot? Opo. Tapos, pag bumababa, bababaan yung gamot? Opo. O, kumusta naman? Nag-improve ka ba? Hindi po, ganun pa din. Ah, ganun pa rin yung mga nararamdaman Opo. Mo? Opo. Eh, di sana lumipat ka ulit na ibang doktor, hindi na timingan ni Doc. Eh, lumipat naman po ako, Opo. Pinalitan din po ng gamot, tapos... Uh-huh. Palit ang doktor, palit ang gamot. Opo. Okay. Tapos ganun po ulit after ng months. Tapos nabutan din po ng year. Ganun po ulit. Ay, ilang taon ka nadala-dala mo yung goiter na yun? Na ano ko po yun noong 2008 pa. Oh, 2008 pa? Eh, 2016 na ngayon. Opo. At sabi mo, 2015 ka nagpunta sa Healing Galing. Opo. Okay. So, nakailang doktor ka ba na pinagdaanan? Nasa pang-apat po, pang-lima po kayo. Pang-lima na ang healing galing. Okay, Opo. Sa apat na doktor, wala. Puro oral lang ang binibigay. Opo. Tapos, nung yung pang-apat po, yun yung nagsabi sa akin na talagang may toxic goiter po ako. Ah, yung unang tatlong doktor, hindi ka agad nalaman na may toxic goiter ka? Hindi po. Okay. Yung toxic goiter po, mga kapatid, yun yung klase ng goiter na hindi nyo po nakikita. Na meron na pala yung pasyente, no? Ang karaniwan na nakikita natin, yung non-toxic goiter, na pag nakita po natin ang pasyente na may parang lumulobo sa leeg, eh, yun, antimano masasabi natin na may goiter siya. Pero sa kaso po ni Marge, hindi tumubo eh. Hindi diba? Po. Pero kung halimbawa po, may duda kayo na parang goiter na ngayon, pwede po kayong kumuha ng isang papel, no? At ang papel po ay ilalagay ninyo sa ibabaw ng palad ng pasyente na naka-arms forward. Yan ang tawag ko dyan eh, no? At pag ipinatong nyo po yung papel, pagka may tremor, pagka may nanginginig po na gano'n, ayun, positive po, no? Siguruhin lamang natin na walang pasma yung pasyente. Minsan kasi pasmado pala, wala palang goiter, no? Iko-qualify natin. Kung may pasma siya, huwag natin dadaanin doon sa papel. Pag walang pasma, accurate yon na may tremor, equivalent po yon sa pagkakaroon ng positibo na may bosyo, no, ang pasyente. Hindi mo ba sinubukan yon? Sinubukan ko po. Nung nagpunta ka sa Healing Galing? Hindi po. Nung sinicheck din po ako nung doktor. Oh, okay. So, ano nakita? Yun nga po, na may konting nginig daw po. May konting tremor? Opo. Alright. Nag-conclude ba sila na goiter ngayon? Hindi pa po, yung pang-apat pa nga ho. Ay, hindi pa rin? Kahit may nakita mo nang nanginginig? Oo, yun, ano lang daw po, pasma, ganun, sabi sa akin. Pero wala ka namang pasma, hindi ka namang pasmado?
siyempre po, doktora, meron sa mabigat namin trabaho. No? Eh, kaya naman pala nalito si Doc. Nakakalito nga yun. Kung may pasma ka, at the same time, dinadiagnose ka kung may goiter. Anyway, sa apat na doktor na pinuntahan mo, hindi gumaling, paano ka napunta sa hiling-galing? Ano po, kasi po yung pang-apat kong doktor, yun po yung huling nag-check sa akin, saka nagpa-laboratory. Okay. Tapos, yun po yung nireseta sa akin dun sa laboratory ko na ano, mataas po yun. Yung kasing bilis po nung heartbeat ko nun, kasing bilis daw po nung bagong panganak na baby. Okay. Oh. Opo. Tapos yun, ano po, binigyan niya po ako nung gamot. Mm-hmm. Tapos nag-take po ako nun mga 3 months. After 3 months po, ano, nagpa-lab po ako ulit. Yun na po yung result na negative na daw po, pero hindi po ako satisfied. Bakit? Yung bang nararamdaman mo dati, nararamdaman mo pa? Opo. Ah, ano yung naiwan pa? Yung bang lahat-lahat lang yun, wala man lang nabawas doon sa nararamdaman mo before? Wala po eh, ganun pa rin. Ah, ganun pa din? So hindi ka naniwala na magaling ka na? Opo, hindi ako naniwala. Pero sinabi doon sa lab result na magaling ka na? Mm-mm. Abay, baka mali yung, baka sira yung machine ah. Baka naipalit yata sa ibang pasyente yung record mo. Ano po, Dok? Pinipilit ko po yun ipaliwanag sa akin kasi sabi ko, Dok, paano nyo nasabi normal na to? Eh, may nararamdaman pa ako. Sabi sa akin, kasi medyo masungit yung doktor. Oh. Sabi, eh kung ayaw mo, hindi magpo-opera ka ako. Eh ayaw mo maniwala na ano, saka hindi ka happy na wala ka ng goiter. Sabi ko, eh Dok nga, may nararamdaman pa nga ako. Sabi niya, hindi magpo-opera ka kung mayroong makikita sa'yo. Nag-aaway na pala kayo ni Dok. Opo, sabi nga. Okay, baka mas maraming naaburido si Dok. Ano? Mas marami siguro kasi ibang pasyente pa. Kasi po, hindi po talaga kasi ako niwala doon sa papel. Ano ang epekto sa'yo nung unang paraan ng gamutan, no, na sinasabing magaling ka na pero nararamdaman mo pa rin, lalo na may hanap buhay ka, di ba, may anak ka, opo, o may pamilya ka na inaasikaso, paano naka-apekto yung pagkakaroon mo ng thyroid condition sa araw-araw mong ginagawa? Hindi po talaga ako nakakapagtrabaho kahit gawain bahay lang, doktora. Mm-hmm. Lalo na po dun sa kunting walis lang, ganon, hindi ko po talaga magawa kasi hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Ayun. Paano ba na napuntahan ng hiling-galing? Ano po, kasi habang nagtitake po ako ng Western medicine, mm-hmm, yung ninang ko po sa kasal, mahilig siya makinig ng radyo. Ah. Tapos yung pinaparinggan po kayo, hindi pinapakinggan po ang hiling-galing sa Radyo 5. Opo, okay. Hindi ko naman po kasi pa kayo kilala. Basta nakikinig siya, eh, magkatapat lang po kami. Nakikinig din ako. Kasi bago ko po yun na-text yung number, pinakinggan ko muna yung in-announce yung number, okay, sa Taguig. Okay, inabangan mo. Opo. Okay, okay. Tapos good. Yun po yung yung habang nag-discuss sa akin si Ma'am Raquel, lumulutang po yung isip ko kasi hindi ko po maintindihan yung paliwanag niya. Siyempre, first time ko po. Tsaka ibang... Hindi ka nag-almusal noon? Hindi ka kumain? Depressed na po ako doon, doktora. Ka, okay. Kasi nga, di ba, wala na po akong gamot noon. Tapos, yung halos, po yung lalamunan ko noon. Oh. Balikan pa natin, no, during your younger years, I know you're still young, si March po ay 36 years old pa lamang. Pero para maintindihan ng ating mga kapatid ang ating kaso ng pagkakaroon ng thyroid condition, no? Bukod po doon sa mga pagkain na pinutukoy natin, na nakakapagbigay ng ganong kondisyon, no? Malaking factor din po yung puwersa. Kapag ka ang tao po ay nagpupuwersa, nagtutulak, naghahatak, nagbubuhat ng mabigat, lalo na't hindi pa po kumain, malaki po ang kontribusyon niyan para tumubo po ang goiter, para mag-develop ng bosyo. Natatandaan mo ba kung ikaw ay puwersado ang katawan dati, lalo na at sexy-sexy ang mga buto mo, ha? Parang dapat hindi ka nagpupuwersa ng masyado. Natatandaan ko po, kasi nung mga elementary po kami, yun po, ang trabaho po namin,
ano po, saka. Tapos yun, nagsasaka. Opo, pagdating hindi naman po, ikaw yung may awak ng kalabaw. Minsan po, naranasan ko yun. Ilang taong ka nun? Elementary po. Elementary, nakahawak ka na dun sa, anong tawag mo dun? Yung araro. Bakal. Araro po. Pang-araro? Oh. Inahawakan mo, mabigat yun ha? Gusto ko po kasi matuto. At saka pag bumilis ang kalabaw, mabilis mapupwersa din kang hahabol ka, no? Tapos po, pagdating po nung harvest, yun, nag-harvest po kami. Tapos, ano, pag wala pong mga naghahakot ng palay, nakapaghakot po kami. Nagbubuhat ka ng sako-sakong palay? Opo. Kaya mo yon? Kaya ko po, nung elementary pa lang. At naaalala mo ba na nagbubuhat ka ng hindi ka pa kumain? Opo. Ayun. Kasi ano po, nagtatrabaho po kami para may makain. Ayun. So, ibig sabihin, Marge, yung tumubo sa yung goiter ay matagal na. Ganun. Sumumpong lang nitong 35 years old ka. Kaya yung pakiramdam mo, eh, grabing-grabi na. Dahil dati pa, may nararamdaman ka ng palpitations. I'm sure, hindi mo lang pinapansin. Siguro po, hindi na. Pero ngayon, ano, yung ngayon lang po talaga ako nagkaroon ng gantong, kasi, ano, doble-doble na, quadruple. Todo na yung effect sa'yo ng pagkakaroon ng goiter. Opo, siguro po, sama-sama na kasi, siyempre, may mga anak na rin po ako. Tapos, yun, mag-asikaso sa kanila, trabaho sa labas, ayan, trabaho sa bahay. Nabanggit mo, Marge, yung panganganak. Karaniwan na po, yung mga nagdi-develop ng goiter matapos manganak, no? Sinasabi nila na kaya sila nagkaroon ng goiter dahil sa panganganak. At tinutukoy nila, Marge, eh, napamali daw po ang ire. Sabi ko po, walang maling ire. Kung ikaw ay umire at lumabas ang